Magluluto tayo ng munggo with tinapa. Yung full video nasa wall. Ako na yung mga kailangan natin na ingredients. Ayan, kailangan natin ng kamatis, bawang, sibuyas, tinapa. Tapos, ayan, yung tinapa na to, ipiprito natin para may isda naman tayo. So, may chicharon tayo dito. Tapos, ito yung munggo. Ayan. So, lulutuin na natin to. Ulam natin to pang buong araw. Simula tanghali hanggang gabi na yan. So, ayan. Let's go. So, ayan dito. Pinagsama-sama na natin yung mga igigisa natin. Meron tayo dito ng kamatis, bawang, sibuyas, at saka yung tinapa. So, use oil nga pala yung ginamit natin dyan. Ayan, ibubuhos na natin yung munggo. Hinugasan na natin yan kaya siya nakababad sa tubig. Tapos, haluin lang natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, marami talaga yung munggo, no? Kasi hanggang gabi na yan. Buong araw na ulam na yan. Takpan muna natin hanggang sa kumulo. Ayan, kumukulo na siya, no? Maglalagay na tayo ng paminta. Tapos lalagyan na rin natin ng asin. Asin lang yung ginamit natin tsaka paminta, no? Hindi tayo gumagamit ng mga any condiments na panlagay dyan. So, sobrang natural lang. Walang halong chemical. Ayan, natuyo na nga. At naglagay din pala tayo ng gulay. Ampalaya. Yung gulay ng ampalaya. Dahon ng ampalaya. So, para may ano siya. May taste of bitterness. Yes. English yarn. Tapos ayan, haluin lang natin ulit. Mapapansin nyo malambot na yung munggo natin dyan. Natuyuan na nga siya. Pero nilagyan natin ng tubig para syempre may sabaw. Ayan, kumulo na. At dyan sa pagkakataon na yan, luto na yan, ihalo na natin dyan yung chicharon. Ayan yung finished product niya. Sobrang dali lang magluto ng munggo. Gigisa-gisa mo lang siya, pagsasama-samahin mo lang siya. Pinaka-struggle lang dito is yung pagpapakulo ng munggo. Pero madali lang naman yan, lalo na kung sanay ka na. Kailangan mo lang maghintay kasi hindi lahat ng bagay minamadali. Hugot yarn. So, ayan. Nilagay na natin, haluin lang natin. So, saktong-sakto na yan hanggang mamayang gabi. Dalawa lang naman din kaming kakain yan. Tsaka si Abel, di naman kumakain ng gulay. Hindi siya kumakain ng gulay masyado. So, ayan, sa pagkakataon na yan, luto na yan. Thank you for watching!